sa akong ito aking napagpasyahan na ikwento yung aking karanasan o yung aking buhay bilang isang dating saksi ng Jehova at kung bakit ako umalis, nagpasya na umalis sa pagiging isang saksi ng Jehova. Pero ako po ay isang ikatlong henerasyon, ikatlong saling lahi ng mga saksi ng Jehova. Sapagkat ang akin pong mga lolo sa magkabilang panig ay mga saksi ng Jehova. Subalit ang may pinakamatinding impluensya sa pagiging isa kong saksi ng Jehova ay yung aking mga lolo't lola na magulang ng aking ina. Sa ito na yan po, yung aking lolo sa nanay, naglingkod po siya ng matagal na panahon bilang isang tagapangasiwa ng sirkuito. Naglingkod po siya at isang bago tagapangasiwa ng sirkuito. Pagkatapos, naglingkod siya doon sa kapasidad ng isang special pioneer sa iba't ibang mga kongregasyon. Ano po? At noong sila ay tumigil na sa ganung pantayang paglilingkod, saan man silang kongregasyon naroon, yung aking lolo ay laging naglilingkod bilang isang elder o matanda sa kongregasyon. Sa mura ko pa lamang pong edad, ako ay tinuruan na nila, ako po dyan sa Biblia. Subalit nagka-interest po ako talaga dyan ng personal nung ako ay edad 13 at personal ako nagbasa ng Biblia. Ngayon, bakit po ba ako umalis sa magiging isang saksi ni Jehova? Sabagay, marami pong bagay yan. Marami akong tanong sa isip na kahit kung bata pa ako ay palisipa na sa akin. Bilang halimbawa, may pangyayari no, nung ako'y 10 taong pa lamang, ay namatay yung pinakabunso naming kapatid na babae. Habang kami ay naglalakbay mula sa aming probinsya sa Bicol, pabalik dito sa aming lugar sa Olongapo. At kinailangan po namin bumaba ng tren at na-hospital siya doon sa Jose Reyes Memorial Hospital sa Calamba City. At dahil po kami mahirap lamang, ang ginawa po ng aking ama ay lumapit doon sa lokal na kongregasyon ng mga saksi ng Jehova sa Calamba, sa Laguna. Subalit, nakalulungkot po, pinanggihan nila na kami ay tulungan. Kahit kami ay nadudungin sa ganung mahirap at kipit na kalagayan, tumanggi po silang tulungan kami. Ang tangi po nilang dahilan na sinasabi ay sapagkat hindi nila kami natulungan sapagkat ang tatay ko ay isang tiwalag na saksi ng Jehova. Pero naisip ko po na ngayon na lamang, matanda na ako, may edad na ako, na mali yung ginawa nilang yon na pagkakait ng tulong at awa sa amin. Sapagkat kung matiwalag yung aking ama, yung aking namang ina ay hindi naman tiwalag. At kaming mga anak ay nasa mga bata pa lamang edad, kahit di pa kami mabautismado, ako po noon, ako ang pinakamatanda, ay 10 taong gulang lamang ako. Kaya po, yun, nila kami tinulungan at nangyari ang mga kapitbahay na lamang namin doon sa tinuluyan namin bahay dyan sa Calamba, sa malapit sa baybayin ng Lawa, ang tumulong sa amin. Karamihan po sa kanila mga Katoliko. At sila po ang nagtulong-tulong kung paano doon sa mga gastusin sa lamay at ganoon din sa pagpapalibing sa aming kapatid ay matulungan kami at nairaos namin yung pagpapalibing mo sa aming kapatid. Isa po yun sa pinakamalulungkot na bahagi sa aking buhay at pag nililingon ko ay naroon ang mga saksi ni Jehova at nakalulungkot, nakakadagdag sa aking kalungkutan na sila'y nagkait ng kanilang awa sa amin sa dahilan lamang na ang tatay ko ay isang tiwalag. Opo, wala pong awa-awa ang mga saksi kapag ka ikaw ay tiwala. Pero nakakalungkot po yun kasi nga po, bagamat hindi kami mga bautismadong anak, nanay ko bautismado at kahit yung tiwalag yung tatay namin, itinuturing namin sarili namin na makasaksi na yun ba at bahagi kami ng organisasyon ng reliyon na yan. Kaya iniisip namin na siguro ay pwede nila kaming tulungan. O, pero lumilita po na kahit meron silang kakayang tumulong, pinili nila na huwag kaming tulungan sapagkat tiwalag ang aming. Ang totoo po, sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa pangyayaring iyon. Bata pa naman ako noon. At kahit ngayon, hindi po masama ang loob ko sa mga tao. Hindi ko naman po sila personal na kilala. Kaya hindi po masama ang loob ko sa kanila. Nakalulungkot nga lang po yung pangyayari. Pero hindi ko inisip yun, nagpatuloy pa rin po ako, katunayan na hindi sumamang loob. Naging isa nga po akong saksi ni Jehova nung ako'y maging 17 years old at pinagpatuloy ko yung aking pag-aaral sa Biblia. Ituturo ng aking mga lolo at ng iba pang mga kaibigan, mga kamag-anak.
tinuruan nila ako hanggang sa ako'y mabautisman no July 25, 1987 sa Mabalacat, Pampanga. Po. Ang aking unang kongregasyon po ay yung kongregasyon ng Down Earth dyan sa Dao. Bago ako lumipat noong mga 1989 dito sa Olongga po, 88-89, at dito ko naman nakilala yung aking napangasawa. Isa po siyang masipag na regular pioneer nung panahon yun, at ako po yung regular pioneer din nung panahon yun. Regular pioneer po, yun po yung lokal na manggagawa na nasa unahan ng gawaing pangangaral at pagtuturo sa mga tao para maging mga bagong miyembro ng mga saksi ng Jehovah. Yung mga regular pioneer, yun po yung mga masisipag na mga manggagawa sa kongregasyon. Ngayon po, nung nandito na nga ako sa Olongga po at ako po ay naging isa ng elder, ako ay naglingkod bilang isang tagapangasiwa sa paglilingkod, service overseer. Yung gawain po ng isang service overseer, yung po yung nangunguna sa gawain ng pangangaral ng kongregasyon doon sa kanilang teritoryo para matiyak niya na pantay-pantay at regular na nakukubrihan yung teritoryong nakaatas sa kanilang kongregasyon. At tinitiyak niya na magiging masigla yung gawaing pangaral ng mga saksi ni Jehovah doon sa kanilang kongregasyon. Kaya, kumbaga, siya po yung tinatawag na ebanghelizador, ebanghelista yan. At, yun nga po, ay masigasig kong pinangunahan yung aming kongregasyon sa mga panahon yun na ako ay service overseer. Bukod po doon, ako rin ay kasabay nung panahon na yun, CBS conductor. Nung panahon, ang CBS po ng mga kongregasyon, ng mga saksi na Jehovah ay nasa bahay. Kasi inaati-ati po yung church o kongregasyon ng mga saksi na Jehovah sa maliit na grupo. Ang tawagin ng mga born again cell groups, ng mga evangelical, ang tawag po ng mga saksi na Jehovah niyan ay grupo o cell group, CBS group. Nung araw po, nung una pong panahon, ako ay elder, CBS ang tawag. Isa po sa mga CBS, ako nagtuturo bilang elder. Katunayan, ministerial pa lamang ako, ministerial na lingkod, ay ako na nagtuturo doon. At hanggang ako ay elder, na po, yan po ang isa mga pananagutan. At isa pong pananagutan ko noon, ako po yung nagsasanay sa mga kakongregasyon namin kung paano maging mahusay na tagapagsalita sa madla. Kapag na doon sa loob ng aming mga pagpupulong, sila nabibigyan ng bahagi. O kaya, kapag ka nandoon sa bahay-bahay sa mga tao, paano sila mabisang magtuturo, paano nila mahusay na maihaharap yung mga mensahe na itinuturo ng organisasyon ng mga saksi ni Jehovah na sa akala namin, sa akala ko noon ay mga mensahe ng galing sa Diyos. Kaya po akong nagsasanay sa kanila na ang tawag sa akin ay school instructor, Socratic Ministry School Overseer. Noong pong panahon yun ay isa lamang. Pero ngayon, sa mga saksi ni Jehovah ay umiikot yan doon sa iba't ibang mga elder yung pagtuturo bawat linggo doon sa parlang tsokratiko sa pagministeryo. Pero noon po ay isa lamang at ako lamang yun. Ako lang nagtuturo at tuloy-tuloy po yung permanente akong school overseer. So yun po. At bukod po doon, nagtuturo din ako sa aking mga personal na Bible study o inaaralan sa Biblia. At nakatutuwa naman pong ikwento na marami dun sa aking mga inaaralan sa Biblia, sumulong sila hanggang sa nabautismuhan sila at naging mga bautismadong mga saksi ni Jehovah. Sa katunayan pa nga po, yung ilan sa kanila naglilingkod ngayon sa kasalukuyan bilang mga elder sa kongregasyon, isa sa kanila na tinuruan ko mula sa pagkabata hanggang sa kanyang adultong edad ay kasalukuyang kalihim o sekretary ng aming kongregasyon. Isa po siyang mabait at mabuting tao at mapagputuloy, matulungin kapatid. Isa po siyang tao na may mabuting kalooban kagaya ng kanyang lola na siyang may-ari ng bahay na kung saan ako ay nangangasiwa bilang CBS conductor ng napakaraming taon. Yung po kanyang lola ay mahal na mahal ako noon at mahal ko rin yung kapatid niya. Kahit pumanaw na siya, hindi ko siya nakakalimutan. At yung iba pang mga kapatid, matatandang kapatid na babaeng tapat na naglilingkod, dahil inakala ko nila na yung kanilang ginagawa ay ginagawa nila para sa paglilingkod sa Diyos. Sa bagay, hindi ko po iniisip na nasayang. Ito po, sasabihin ko sa inyo ng tapat. Kayo may mga kapatid na nandiyan dyan sa loob ng saksi ni Jehovah. O kayo may mga kagaya ko na mga umalis na dito sa loob ng organisasyon ng mga saksi ni Jehovah. Hindi ko po iniisip na yung lahat ng paglilingkod ng mga tapat na kapatid na ito ay nasayang sa harapan ng ating Panginoon.
bagaman mali po yung kanilang paniniwala at kasinungalingan yung marami sa kanilang mga itinuturo. Dahil yung punga nilang puso, nadama ko yun, kasama nila akong naglilingkod, doon sa lahat ng panahon na ako'y masigasing na naglilingkod, na yung kanilang puso ay naroon dahil lubos ang kanilang pagtitiwala na yun ay sa Diyos, bagaman sa totoo'y hindi. Kaya ako po'y naniniwala na isasaalang-alang ng ating Panginoon na yung kanilang mga gawa ay ituturing niya na kredito para dito sa mga kapatid na ito, tapat na kapatid na namatay, na nakasama kong naglilingkod noon sa loob ng organisasyon ni Jehovah nung sila'y nabubuhay. At kasi nga po dyan, yung lola, nung binatang ito, na elder sa aming kongregasyon, na tinuruan ko, isa sa aking mga Bible study na sumulong at naging isang elder sa kongregasyon. Isa pa pong pamilya na tulungan ko, ay nung nandito pa, sabagay sila po'y nasa Estados Unidos na Amerika, nung nandito pa sila, sa pagtsatsaga ko, napakaliit pa nung nilang magkakapatid, tinuturuan ko na sila nung kanilang bunso nung panahong yon, na ngayon ay isawa ng isang elder. Bagay, hindi na elder yung kanyang asawa dahil tinanggal ng nakaraan namin circuit overseer na sa hindi makatarungang paraan, tinanggal yung kanyang asawa. Silang mag-asawa, naturuan ko sa Biblia. Itong bunso nung 5 years old pa lamang. Pero noon, hindi pa sila magkakakilala. Talaga pong walang kamag-anak na saksi yung pamilya ngayon. Ako po yung palaging tumututuro sa kanila doon. At naging elder po yung kanilang panganay na kapatid na lalaki. Nung nandito pa sila, at kanya rin tatay. At ganun din po, ang paniwala ko, siya ay naglilingkod pa rin doon. Silang mag-ama bilang mga tagapangasiwa ng mga saksi na. Sila po, sila rin po ay mabubuting tao. Opo. Sasabihin ko po sa inyo na sila ay mabubuting tao na may mabubuting puso. Sila po ay kasama doon sa napakaraming mga kaibigan ko dyan sa loob ng organisasyon. Mga pagkakaibigang nabuo dahil lang sa nais namin pare-pareho na maglingkod sa ating Diyos. May lika at sa ating Panginoong Jesus. Opo, pare-pareho namin minanais na palugdan ng Panginoon. Kaya nga po, ay ganyan yung kalagayan, napakarami. Meron din po akong napabautisman, isa pa dito sa aming kalapit na kongregasyon, sila ngayon ng kanyang asawa ay tapat na naglilingkod sa kongregasyon bilang mga saksi ni Jehovah. Ano po, bilang mga saksi ni Jehovah. Kaya po, napakahirap sa akin talaga na magsalita ng laban dito sa aming organisasyon dahil hindi lamang mga kaibigan, pati po yung marami din sa aming mga kamag-anak ang nakakaalam na ngayon na ginagawa ko sa YouTube na pagsasalita laban sa pamunuan at sa mga aral ng mga saksi ni Jehovah. At tumawag sila sa aking ina, napanood din lang ilan sa aking video at sinabi nila yung kanilang damdamin na sila'y lubhang nasaktan. Hindi ko po sila nakaaway kailanman, mabubuti po silang tao, mababait silang tao. Opo, totoo po, ang mga saksi ni Jehovah, kahit na po sinasabi ko dito sa mga video ko na mali yung kanilang mga aral, maliban na lamang po doon sa lupong tagapamahala, yung lahat ng mga nakilala kong mga saksi ni Jehovah, yung mga ordinaryong membro, hindi po yung pamunuan. Kasi ang talaga pong pakay ng aking mga video yung mga pamunuan sapagkat sila mismo ay alam nila na sila yung nagsisinungaling. Pero ito pong mga pangkaraniwang membro dito, kagaya halimbawa sa aming lokal na kongregasyon, wala po silang kaalam-alam. Na puro kasinungalingan ng daladala ng aral. Kasi kung alam yan, wala naman po talagang matinong tao na patuloy na gagawin yan. Ngunit sila po ay naloko, na brainwash, na manipulate, na manipula yung kanilang paraan ng pag-iisip, yung mismong proseso kung paano sila nag-iisip. Kaya po ako'y nalulungkot. Dahil alam ko na sa ginagawa ko, hindi maiiwasan na sila'y masaktan. Pero kailangan ko pong manindigan sa kung anong totoo. Kaya para sa inyo mga kapatid, sa kongregasyon, yung lahat ng nakakakilala sa amin, sa akin, hindi lamang doon sa kongregasyon pinaugnayan ko, kundi sa iba pang mga kongregasyon na kung saan ako'y personal nung kilala. Kilala niyo po ako na nung panahong ako'y naglilingkod bilang isang saksi ni Jehovah, ako po'y isang tapat na membro ng ating samahan ng ating relihiyon. Handa ko pong ibigay ang aking buhay sa aking mga paniniwala noon.
Pero syempre, hindi na ngayon. Kasi nalaman ko na puro kasinungalingan lang pala yung ating mga pinaniniwalaan at nakasisira iyan ang buhay ng mga tao. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nagsasalita dito sa aking channel. Ako po kasi umaasa na sana tulungan kayo kung paano tinulungan ako ng ating kataas-taas ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Nasa Jehovah. At ng ating maibiging Panginoon na si Kristo Jesus, kung paanong tinulungan po nila ako na malaman ang mga kasinungalingang yan at kung ano, kung saan dinadala ang buhay natin ng organisasyon yan. Opo, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y umaasa na tutulungan din nila kayo na magkaroon ng tibay na loob, ng loob upang manindigan sa kung ano ang katotohanan. Opo, ang mga tunay na mananamba ng Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kung tunay tayong mananamba ng Diyos, tayo sasamba sa katotohanan. At kung tunay tayong nakipagkaisa sa Panginoong Hesus bilang mga tagasunod niya, bilang mga tunay na Kristiyano, at yamang siya ang katotohanan sa sinabi niya sa Juan 14:6, itatakwil natin ang lahat ng uri ng kasinungalingan. Sapagkat hindi po natin kayang kalabanin kailanman ang katotohanan, yan po ang sinasaad ng ikalawang Korinto, kabanata 13, talatang 8. Pumikit man po tayo, ipikit man po natin ang ating mga mata na sana ay wala sa harap natin yung katotohanan. Sasampal-sampalin pa rin po tayo niyan at pagdilat po natin, nasa harap pa rin natin yung katotohanan. Hindi po natin kayang kalabanin. Sa malawak madali, makikita po natin ang resulta kung mapapabuti ba tayo o mapapasama kumpurni po yan sa desisyon kung tayo ay sa panig ng katotohanan unang kasinungaling. Kaya po, uulitin ko, huwag niyo pong masamain, huwag niyo isipin na pinipersonal ko kayo. Kung kayo po ay mga tauhan doon sa mga video na nabanggit ko, yun po yung mga tunay na pangyayari, huwag niyo pong isipin na kayo ang aking pinupunteriya dyan sa mga video niyo. Hindi po yan tungkol sa inyo, hindi po yan tungkol sa akin, kundi yan po ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa isang sistema na nagtataguyod ng kasinungalingan at sumisira ng buhay ng mga tao. At yan po ay ipinagpapatuloy, ipinataguyod ng mga lalaki na nandyan sa Warwick na kung tawagin ang kanilang sarili ay lupong tagapamahala. Na nag-aangkin na siyang tanging kinatawan ng Diyos ngayon dito sa lupa. Pero kapag sila po ay nasa gipit na sitwasyon, itinatatwa nila ang kanilang sarili gaya ng ginawa ni Jeffrey Jackson doon sa kanyang pagtistigo sa Australian Royal Commission. Opo, sana po ay mapagnilay-nilay ninyo kung ano yung talagang pinatutunguhan o layunin ng aking mga pagsasalita sa aking mga video.